yung isa dyan na may nagdadadak dak dyan. Hawak pa kasi niya, may kasabihan kasi sa showbiz na negative or positive still publicity. So, yung iba, yung mga lumang artista, hawak nila yun. O, so, gagawa sila ng eksena, wala silang pakialam kung negative yung dating, basta at least publicity pa rin. Yun ang hindi hindi na applicable ngayon kasi iba na yung panahon ngayon. Noon siguro kasi igigest ka sa TV. Kasi kung gumawa ka ng eksena o nagtumbling ka ba or anong ginawa mo dyan sa kalsada, pag-aagawan ka ngayon sa talk shows kasi nga kailangan makuha yung opinion mo. Edi tataas yung ratings kasi maraming gustong panoorin ka. So ngayon, kung anong mga eksenahan mo dyan sa Facebook, di na nila kailangan mag-abang kung saan ka lalabas. Ura-urada. Kukuyugin ka na agad. So, publicity nga siya. So, ang dami mong viewers, ang dami mong mga nagba-viral yung mga videos mo na kaik-ikan mo. Okay, andun na nga tayo. Mga tao na hindi nakakilala sa'yo, ng mga new generation ngayon, nakikilala ka na nila. Pero ang dating sa'yo, kachipan. Kasi binabastos ka nila, binabash ka nila. Kahit hindi ka nila kilala. O kung matanda ka pa sa kanila, mga bata ngayon, mga new generation ngayon, so, nagiging bastos. Kasi yung dating ng mga eksena mo sa Facebook, kabastos-bastos naman din kasi. So, hindi mo rin sila masisi na bastos din sila sa'yo. So, ngayon, nagbaviral ka nga, okay. Pero hindi pa rin yan. Wala ka pa rin, ano, hindi mo pa rin mapakinabangan yan. Kasi bakit? Saan kayo mamarket? Sinong TV network na kukuha sa'yo? Kasi hindi ka naman may mamarket kasi wala ka naman maisiksik, hindi ka naman maisiksik sa mga projects kasi puro ka negative eh. So, wala kang mga fans. Mayroon ka, puro bashers lahat. So, nega ang dating sa'yo. So, wala kang projects. Hindi mo mapakinabangan kahit anong viral-viral mo. So, ngayon, mag-i-endorso ka ng, ano, ng mga produkto. Anong produkto i-endorse mo? O, mag-endorso ka ng sabon. Paano ka maniniwala? Paano ka paniniwalaan ng tao? Eh, hindi naman kapit ka panipaniwala yung hitsura mo dahil wala kang credibility. Dahil puro bashers yung nakapaligid sa iyo. So isang post mo lang ng ng sabon. Oh. Ay nako, nega ang dating, wala ka talagang market eh. So yung sabon kainin mo na lang 'yan, 'di ba? So ang gagawin mo imbis na magdadadakdak ka kasi wala na yun, ang star mo noon. Hindi na katulad ngayon yung star mo. Kung noon yung star mo nagsa-shine sa iyo, ngayon nagdi-dim na siya, dim light na. So hindi na para sa'yo ang panahon. Kasi may kanya-kanya tayong generation. May generation ngayon, panahon nila ngayon. Yung panahon noon yun. Tapos na yun. Hindi naman. Unfair naman kung parati na lang ikaw. Kasi siyempre, nagkakaedad din. Diba? Nanguluntoy din yung balat. Natutuyot ka na rin. So, hindi ka na talaga fresh tingnan sa TV. So, lalong nagiging bulok na ang itsura mo dahil sa mga pinagagawa mo dun sa mga ikaiksinahan mo dyan sa Facebook, di ang tingin ng tao sa'yo, basura, di ba? So, lalong hindi mo talaga mapakinabangan yung pagbaviral-viral mo. So, mag-ano ka na lang, mag-endorse ka na lang ng langis, kasi ang albularyo ka naman, actress slash albularyo, o di mag-ano ka na lang, manggamot ka na lang ng mga nakulam dyan, o mag-endorse ka na lang ng langis sa aswang, yung ganun, kasi wala na talaga eh, hindi ka na kahit anong viral mo, hindi ka na wala ka ng puwang sa showbiz. Kasi iba na ngayon, hindi na ma-apply yung good or bad is still publicity. Tapos na yun, ano na yun, move on na. Iba na yung era ngayon, iba na yung generation ngayon. Nagdidepende na yun sa post mo. Nagdidepende yan sa ano yung... Basta iba na yung panahon ngayon, hindi mo na maikukumpara noon. Kaya ang ikaw na tumanda ka na, ipakita mo na lang na may kinakatandaan ka, di ba? Hindi yung papakita mo yung mga stress mo sa mukha mo, na dumadami na yung mga lines mo, sobrang pasan mo na yung daigdig, kitang-kita na yun sa itsura mo na
na wala nang katas, hindi ka na fresh. So hindi ka na talaga makukuha sa showbiz. Ini Coolboy nga hindi rin papatol sa iyo dahil wala ka na rin pera. So ang ano diyan, ang sikreto niyan, acceptance. I-accept mo 'yan sa sarili mo na tapos na 'yung panahon mo. 'Di ba? So ang sa akin lang nadadamay kasi 'yung mga nasa showbiz na parang ang liit na lang ng tuloy, liit na lang ng tingin nila sa taga showbiz kasi feeling nila walang mga utak, walang pinag-aralan, tapos parang ganda lang. Kasi gawa mo rin, ikaw isa ka rin sa mga sumisira nang sa showbiz, maliban sa ibang mga artista na parang akala sikat na sila, nakakuha lang ng mga followers, feeling nila sikat na sila. Hindi. Ang showbiz natatapos din yan, natatapos yung kinang. Kasi star eh, 'di ba? Ang star is hindi siya ganyan. Kung nakaganyan yung star, this spotlight 'yan, hindi na mamatay. 'Di ba yung star is nakaganoon? 'Di, syempre baka yung star mo napikit na, hindi na nakaganoon. So ganun-ganun lang, tapos hindi tayo sabay-sabay na kumikinang, 'di ba? Ang mga stars is ano, may kanya-kanya siyang time kung kailan siya magsa-shine para sa iyo. So acceptance yan na may time sa'yo at may time din sa kanila. So tumigil ka na sa mga kaikikan mo dyan kasi nakakahiya dahil ang pangit tingnan eh, ang pangit ng bunganga mo, ang baho-baho ng mga lumalabas sa bunganga mo, tapos yung itsura mo pa, ang tanda-tanda mo na, parang ang pangit-pangit mo na parang nagmamakaawa, na parang, ano yun, kasama ka ba doon sa poorest of the poor na kailangan mong ayuda? Na parang nagmamakaawa ka na ewan? Tapos, minsan, magbabago na naman yung ano. So, mahirap din kasi kayo kasi, mga tao, mga Pinoy kasi, mahilig sa entertainment, di ba? Kung may mag-away sa kalsada, maglabasan lahat kasi nakikiosyoso. So, ganun din yung nangyari sa Facebook, kung sino yung may nag-aaway, kung sino yung nag-viral na nagbubunganga, na sobrang ang dumi ng mga pinagsasabi, pinagpepestahan. Kasi Pilipino tayo, mentality ng tao yan na parang kailangan natin ng entertainment, lalo na wala mga trabaho yung mga tao. So nag-i-enjoy sila, na-entertain sila, tapos same time, binabash ka nila kasi pinagtatawanan ka nila. So part of entertainment ang ginawa mo. So kaya ka nag-viral, pero hindi ka nila gusto. Na ano lang sa ano yun, sa kalukalukahan mo, parang ganun. So mayroon mga tao, wag mo nga lang i-share. So galit kayo sa kanila, tinitingnan nyo, pero sinishare nyo, binabash nyo, sinishare mo, di lalo nagbaviral kasi sinishare nyo. Ano naman kung panoorin nyo na lang, na-entertain kayo, pero wag nyo na lang i-share. Total, binabash nyo naman siya eh. Okay na yan eh. Diba? Lumalaki ulo dahil sinishare nyo na sinishare. Di gagawa na naman, halos araw-araw gagawa na naman ng video. Kasi natutuwa din siya na nakilala siya ulit. Kasi hindi naman niya alam kung paano mahiya. Kasi malay mo, kung pinanganak ka talagang walang hiya, hindi ka talaga tatablan. So tayo lang ma-stress niya. Kayo masters, kasi ako never kung pinapanood yan, kahit itatag nyo sa akin yan, inantag ko yan, i-remove ko agad yan kasi wala akong panahon dyan, itulog ko na lang yan. Kasi diba, pag tulog ka, nako, hindi ka tatanda, matagal yung buhay mo pag tulog ka lang tulog. Kaya yung mga walang kwentang bagay, hindi ko tinitingnan yan. Kaya huwag nyo nang i-share yan kasi may ano tayo, diba, pag baliw, alam nyo na baliw, tapos papatulan nyo, di parang baliw din kayo, pas baliw pa kayo sa kanya, dahil aware kayo na baliw siya eh, siya wala naman siyang alam na baliw siya. So, ang mga pumapatol, yun ang mas baliw, kasi aware kayo eh, na baliw siya eh, di ba? So, huwag nyo nang i-share, kasi lalong-lalo kayong ma-stress lang kayo, kahit sabihin nyo ng below the belt, hindi nang tatablan yan, Diyos ko. Kinakain na niya yan dati pa eh, gawain niya yan talaga eh. Oo. Hindi natin alam kung grabe yung pinagdaanan niya, na baka napadaan na yan doon sa impyerno.
tayo hindi pa tayo napadaan nun. Kaya medyo may takot pa tayo, di ba? Eh siya, hindi, wala nang takot yan, wala nang hiya yan, kasi galing na siya doon sa impyerno eh. Di ba? Huwag na nating pakialaman yung mga pinagdadaanan niya sa buhay, di ba?